Hi guys, welcome to my vlog Animo si Kat channel. Today is February of 2023. Nandito tayo sa Dasmariñas, Cavite para bisitahin natin yung contractor. Okay? Bakit merong contractor? Ang ating i-vlog for this year is kung paano magpatayo ng 3-story apartment. Okay? So, ang isa sa mga iniisip ko na business talaga actually na walang talo is yung apartment. Okay? So, samahan niyo ako sa pag-create and pag-analyze and costing and design ng sa apartment. This is the first time na makikilala natin si contractor E.E. Medina. Engineer Medina yung ating gagawa dito sa Dasmariñas, Cavite. Actually, itong nasa likod ko is tapa. Dito tapa Cavite niyo dito sa may Dasmariñas, Cavite. And yung unang-una kong ginawa para dun sa pagkuha ng contractor is naghanap muna ako ng mga magbibid para dun sa 3-story apartment. Kaya nag-search ako sa Facebook page, sa mga websites na meron sa area ng Cavite, since sa Cavite yung ating location ng pagtatayuan ng apartment. And nagpabid ako kung magkano nila ibibid yung 3-story apartment. Okay? Samahan niyo ako kung magkano aabutin ang ating apartment. So ito isa sa mga sample na ginawa niya, engineer, contractor, Eric. So meron siyang business actually. Tawag niya isa, Tapa Cavitenyo. Well, obviously, ang main sincere is Tapa. So ang galing ng pagkakagawa niya kasi yung pinto is hindi nagbablock dun sa cashier. No? Meron pa mga gumagawa ngayon dito, mga cabinet. Sabi niya tanggap dito sa... Isa sa mga tanggap nilang project. Yung bubong niya is bakal. So wala siyang kahoy na ginamit. So medyo matibay. So yung isa sa mga project ni Eric, no? Yung contractor Eric dito sa Dasmariñas, Cavite. So bago natin i-discuss yun dun sa gagawing apartment, I think interesado rin ako kung paano niya ginawa itong business niya dito sa Tapa, Cavite. Ang ginamit niyang materials is bakal tsaka bato. At ang color na ginamit niya ay gray and stone colors. No? So itong kanyang business is yung dito sa kainan or dito sa dining area is open. Maganda yung ventilation. And yung mga ginamit niyang upuan is heavy duty. Yung mga type ng plastic is heavy duty. So yung bakal na ginamit niya is simple lang, pero maganda yung dating. And sa gabi naman, pag binuksan niya yung mga bulb na yan, ilaw, ang gandang tignan. No? Maliwalas. So yung pinto niya, white. Dalawang pinto na wide and bathroom, cashier, and doon yung kitchen. Okay. So ngayon kasi medyo ang puso na is yung mga ganitong klase, kulay, finishing. So kala mo mga hindi tapos na sinemento, pero design niya yan. Nilagyan ng konting accent ng green. So, ang gandang tingnan. So, medyo kitang-kita, visible yung kanyang space. Bago pa lang, I think this month pa lang niya tinayo yung business. And, tapat niya yung subdivision or Cedarwood Residence. So, dito yan sa Dasmariñas, Cavite, Langkaan Road. Yon guys. Ganda ng flooring, oh. Nilagyan lang niya ng accent ng tiles. Okay? So, cost efficient. Pakaganda. So, after this, meet natin si engineer, yung ating contractor si Eric. And alamin natin kung ano yung detalye ng ating apartment na ipapagawa. So, yung i-vlog natin this year. Okay?
Hi guys, so andito tayo kay contractor, engineer Medina. So ito yung ating ground floor plan and the second floor. Sige, mag-usap lang kayo. Galing ba yung papaga yun? Papaga ba? Ito yung third and then the roof deck plan. Tapos na rin. Tapos lang siya. So yung perspective niya doon sa building is this one. Yung accent is pwedeng bakal, pwedeng kahoy. And then ito yung likod, yung pinakalikod ng building apartment. Ito naman yung harap. Itong harap ng apartment is facing east for silangan. So pupunta tayo sa detalyadong design pag medyo gumalaw-galaw na yung ating construction. Okay? So itong perspective na to, yung sa front, no? 369 square meter, pero ang kakainin ng lupa dun sa apartment is only 269 square meter. So meron pang matitira na around 100 square meter. So base dun sa floor area, no, ginawa niya contractor EE Medina, yan, yung kanyang perspective. And meron tayong facing east na 5 units apartment, 5 doors per floor. Facing east, no, silangan. Ito yung ganyan niya is yung height niya is dapat safe para sa mga bata. Lahat ng mga rooms is meron siyang mga built-in cabinets, no. 2 bedrooms yung apartment with a bathroom and laundry area sa likod. So yun yung proposal. Pati yung bathroom niya meron siyang built-in cabinet. And yung ating kitchen is granite. Granite yung kanyang material na gagamitin para mas matibay and mas maganda. I think color black. It's either dark gray or color black yung magiging color ng ating granite. Okay, so yun lang guys. Puntahan natin yung ating lupa para makuha natin yung location ay makita ninyo kung gaano malaki. Okay, see you. So, hinahanap nila yung mohon yung hangganan ng lupa. Umulan kasi kaya tumubo yung damo. Dari na mo, okay. So, bali 269 plus 40 square meter yun eh. Yeah. So, 40 square meter dito banda. And then, eto 269 square meter. So yung hangganan doon nakita niyo. Natabunan na rin. Tapos yung 40 dito. Doon sa kabila. Tama nga siya nandoon. Tama. Kabila. Dali kayo hangganan na ano sa kapatid ko eh. Yeah.
So yung ibubungkal dito, itatapon dito sa so, may ano kalsada. Ay naku. Clearing tayo, Sir Kupay. Tapos mostly clearing tayo itong linggo na to. Tapos ito following week, check na tayo ng mga bakal. Yung soil ano mo, etong week din niyan. Etong week na to. Mag-okay na tayo, Sir. Mag-okay na tayo. Tatanggalin niya lahat to. Yung ano, Sir? Nasa loob ito. Ang saan may harap yan dyan? Ito, Sir, protein. Ito. Ito. Ito, kalsada. Ito, yung sabihin, sino mag-clearing sa taan din? Hindi, yung tatanggalin dito sa Panamba. Kasi nga private ito. Private ito eh. Ang gagawin natin dito, yung matatanggal natin dito, ma-excavate natin dito. Ayusin natin ito. Kung hanggang saan kayang ayusin, yun doon natin lalagay. Kasi ito lang ang road nila eh, talaga eh. Lahat ng pwede natin ilagay dito, sir, lalagay na natin. Hindi kasama sa i-clearin nyo ngayon tong daan. Hindi. Hindi, no? Ano ang huto, sir? Pero kakailangan niya pa rin i-clear kasi magpapasok siya ng mga gamit. Obligado talaga siya. Obligado. Kailangan niyang linisin ito. Okay, kasi inisip ko, pag halimbawa mag inaga, pag pumunta tayo, saan tayo dadaan? So, ito yung pinakakanto niya. Residential siya. So, yung loob lang medyo agricultural pa yung forma ng lupa. Kagaya niyan. Kasi wala pa naman talaga na tatayong mga bahay. Pero ito may mga resort and may mga nakatira na dito sa area.